Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, December 2, 2023. Sa kasalukuyan nga at ayon sa PAGASA, Northeast Monsoon pa rin o hanging amihan na nakakaapekto sa Northern at Central Luzon, habang itong Easterlies naman ay patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon nga ay wala pong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa. Ngunit ayon nga sa PAGASA at sa pagpasok ng buwan ng Disyembre, inaasahan na posible tayong makaranas ng isa o dalawang bagyo na maaaring mabuo o pumasok ng Philippine Area of Responsibility. At sa mga nakalipas nga na taon, at ang usual track ng mga bagyong nagdaan, kapag buwan ng Disyembre, maaari itong mag-recurve o maaaring hindi tumama sa lupa. O posible ring tumama ito sa may bahagi ng Central Luzon at Northern Luzon. Ngunit ang mas malaki ang posibilidad na track ng bagyo kapag Disyembre ay dumadaan ito sa bahagi ng Visayas o sa may northern part ng Mindanao. Paliwanag ng PAGASA, kapag kasi Disyembre, lumalakas ang high pressure area dito sa may northern part ng ating bansa. At ito yung nagtutulak sa mga bagyo patungo sa may katimugang bahagi, particular sa may Visayas at sa Mindanao. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa Luzon, itong eastern section ng Central at Northern Luzon ay makakaranas pa rin ng maulap na panahon na may mga kasamang pag-ulan. Dulot pa rin yan ng Northeast Monsoon o Hanging Amihan. Para naman sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, asahan naman ng maliwalas na panahon pero may mga pulupulong mahihinang pag-ulan, dulot pa rin yan ng Northeast Monsoon. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan natin ang generally fair weather na may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, easterlies pa rin ang patuloy na makakaapekto sa kanilang mga syudad kaya asahan natin ang maliwalas na panahon. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa PAGASA, meron pa rin nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Kaya naman pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan na mangiisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na delikado pa rin pumalaot sa mga nasabing coastal waters. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe everyone!